Para po ibahagi sa atin yung kanyang naranasan sa pag-cover ng panalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte. Ito, nakita na po. Kasama natin. Oo, kasi pinagdasal natin. Si Micaela Papa, senior correspondent po ng GMA News. Mika, good morning sa'yo. Good morning, Igan. Good morning. Ang huli mong balita sa amin, bumalik, di ba, ano na eh, nag-landfall na. Yes. Alas 4, nagre-report ka sa labas. Ang huling kausap ka namin, bumalik kayo sa hotel nyo. At nagre-report ka, yung nakikita mo sa bintana, di ba? After nun, tatawagan ka namin uli, eh hindi ka na makausap. Oh. Ano nangyari noong mga panahon na yun? Oh. Bali, pagbalik namin ng hotel, yung nakikita naming hangin, kasi hindi naman kami nabago sa coverage ng mga bagyo, disaster coverages. So, nakikita namin hangin, sabi namin, ito na yung kasagsagan ng bagyo, ito na yung storm signal number 4 na inaasahan natin. So, parang masama naman sabihin, may pagka-business as usual, oh, shoot tayo, kunan natin yung trabaho pa rin. Trabaho siya. Mag-stand upper tayo sa second floor. Kasi medyo pinagliliparan na yung mga sangay sa first floor. Sabi natin, mas ligtas tayo sa second floor. Kuha lang tayo ng kaunti doon, tapos kain na tayo. Parang gano'n ang nag-isip namin. So pag-akyat namin sa second floor, din nag-stand upper kami. Tapos pansin namin, medyo kakaiba na to. Kasi una, yung lakas ng hangin, lakas ng ulan, wala na kaming makita. Na kahit sa pinakamalakas na bagyong tinover namin, hindi pa nangyayari sa amin yun. Usually, first time talaga to. Zero visibility talaga. Puti talaga makita mo. Pagtingin ko sa video, wala pala akong background. Tapos, yung tunog ng hangin, kung normally humuhuni lang sa bagyo, ito, kakaiba na siya. Parang kumukulog na. Parang ka nang nasa tabi ng eroplano yung tunog niya. Tapos sumasakit yung tenga mo. Isa siyang phenomenon na isa siyang pakiramdam na hindi namin alam kung bakit nangyayari. Lahat ng media na kausap ko, sabi, ba't sumasakit yung tenga natin? Okay. Yun, kakaiba siya. Tapos, hinanap namin yung technical team namin, hinanap namin siya sa room nila sa second floor kasi medyo malakas na nga yung hangin, may nahihirapan na kaming maglakad. Pagkapasok namin dun sa kwarto ng technical team namin, nakita namin, bumagsak na pala yung mga salamin nila. Oh, may part ng report ka na sabi mo, parang yumayanig o gumagalaw yung room ninyo dahil may mga crack na rin, di ba? Nagbasagan na rin yung mga bintana, sabi mo, no? Bumagsak na yung mga kinsa. May kakaiba siya talaga kasi kapag typhoon coverage, inaasahan namin pag nagtago na kami sa isang concrete structure. Safe na kami. Ito talaga, para siyang yung pakiramdam niya, parang nasa lindol, gumagalaw na yung paligid mo. At syempre tayo, lahat naman kahit na tayo reporter, di ba, tao lang din tayo. Dadating din sa atin yung talagang matatakot ka, mag-iisip ka rin kung ito na ba yung huling pagkakataon na makakapag-report. Meron bang ganung insidente during that time in any of yung mga kasama mo rin sa inyo, ikaw mismo, na nakaramdam ng takot na matindi? Siguro yung takot, hindi ko pa naramdaman at that time kasi hindi ko pa siya maintindihan. Kakaiba talaga yung mga nangyayari. Mga katabi ko, narinig ko may nag-aama namin na. Mga kanta na, mga nagdadasal na. Tapos nagsasabi, yes. Lord, pahinain nyo na. Kasi kumbaga, hindi na namin inaasahan na makakala. Yung marami doon, hindi na umaasang na makakalabas. Gaano katagal yung lakas na naranasan nyo? Yung kakaibang hangin na sinasabi mo? Ito ba sandali lang o nagtagal ng ilang oras ito? I think simula kasi mga alas 6, nagsimula talagang lumakas yung hangin. Na hindi na bago, di ba? Oo. Tapos basta nila, yung malakas na talaga na kakaiba, yung umuugong na talaga. Mga alauna na kami nakalabas ng hotel. Kasi mga 7 hours siya halos. The whole time, yung mga tao naghihintay lang talaga na we were praying na sana humina man lang yung hangin kasi parang mawala na yung masakit sa tenga. Kasi yun yung parang pinaka-unnerving doon. Pero lalo pa yata lumakas, ano? Habang nag-aabang kayo na humina ito. Opo, mga 8, lumakas pa siya lalo, 8, 9 o'clock. Tapos, yun parang tanong ako ng tanong sa assistant ko, anong oras na? Kasi we were just parang we expected na, pag 2 hours mawawala na to. Sabi ko, anong oras na? Sabi niya, hindi ganon. Oo, hindi talaga. Okay, yung ano yung sinasabing, may report kasi akong natanggap na safe na kayo eh, di ba? Ba't yung ibang tao dun sa hotel eh, bumaba pa sa, na hindi nila alam na eto naman, raragasa surge, naman yung ano, yung tubig dagat. Na galing dagat. Wala naman yatang nakakita or nobody was expecting na ganun kataas yung tubig. Okay. Ang primary concern namin kasi, nung una, yung pag bumabagsak na yung kisame. Oo. Yun ang una naming nakita. So, kahit kami, sinabi nasa second floor kami, sabi namin, baba tayo kasi binabagsak na tayo ng kisame. E pagtingin, pagdungaw nga namin sa bintana, wala na pala kaming bababaan. Parang wala na palang out. First floor. Ah, nakita mo yung current na? Oo, parang siyang ilog na talaga na tumaragas at lumulutang na yung mga kama. Oh, yun nga, dun sa video, nakita natin yung kama, di ba? Lumulutang na. Pero yung
point na nawala na syempre ng komunikasyon, di ba? Gaano katagal yung nilakad ninyo mula doon sa area kung nasaan kayo sa hotel, papunta naman doon sa site kung nasaan yung iba pang mga kasamahan natin? Okay. Bali yung ano, yung pagbaba nila ng mga alauna. Oh, yun na yun. Ano na yung tumambad sa inyo? Oo. Yun, I think nung lumabas na kami ng hotel ng alauna, doon lang namin na-realize kung gaano kalakas talaga yung bagyong yun. Kasi wala yung naranasan namin compared dun sa mukhang naranasan nung mga ibang taga-Palo. Dahil yung mga ibang tao, yung mga bangkay na nakikita namin, nakasampay na sa gate, nasa sasakyan, na parang yung sasakyan inanod. Na, parang nagtago sila sa sasakyan, pero itas inanod yung sasakyan. So, parang kung kami nahirapan, ano kaya yung nakita nitong mga taong to sa labas? So pagkatapos namin mag-cover ng kaunti, yun sabi namin, hindi tayo pwedeng mag-stay dito sa Palo kasi wala tayong communication, wala na tayong pagkain dito. Mm-hmm. Ang pagkakaalam namin, yung team namin, sila Gigi Manikad, ay nasa Tacloban. Mm-hmm. Yun ang huling contact namin sa kanila. So sabi namin, pumunta tayong Tacloban, hanapin natin sila Gigi. Total, Tacloban we were expecting was in better shape kasi mm-hmm. it was a city. Palo was fronting the Pacific. Uh-oh. Tapos, ang alam namin nandun si Secretary Maroja, so sabi namin, siguro mayroon siyang contact sa Manila. So, makatawag tayo ng opisina. So, yun nga, naglakad na kami, papuntang... Ilang oras ang lakaran na yan? Yung lakad namin, actually, nagpunta muna kami sa town proper. Okay. Inabot din kami ng isang oras na hindi siya dapat abutin ng isang oras, pero sa dami ng nakahambalang na puno. Yung mga nilakaran nyo, ano na yung mga nakita mo? Ayun. Nakaharang na itong mga poste, sasakyan, bangkay, puno, gano'n. Bangkay, nakataog talaga. Parang magkakapatong yung mga sasakyan, yung mga puno, pang century-old trees, nakahambalang talaga sa kalsada. Tapos, ang nakakabigla, yung statwa ni MacArthur, nakatayo pa rin doon. Parang nakagulat talaga kasi dapang-dapa yung buong bayan. Pero at least, ang good news, nakabalik kayo dito sa ligtas atin. Ka. Ligtas kayong buong team dahil napadasal kaming lahat, di ba? Nung oras na sinasabing nawawala kayo. Okay, maraming salamat ni Kaela Papa at sa iyong team, senior correspondent po ng GMA News.